piligulang ito ay bunga lamang ng katangisip ng isang author. Sino mang katauhan, pangalan, posisyon, lugar, reliyon o organisasyon ay walang masamang intensyon at diskriminasyon. Alayunin lamang ito ay magbigay kasiyahan at aral sa mga manonood upang magbigay ng pagkakataon sa mga manalabas ng telebisyon at pelikulang Pilipino, pagwanman o eksperto. Sino yan? Abdulhakim! Mabot ka na! Abdulhakim to! Pasok! Okay, pumasok ka! Mamad ka na. Eh, kailangan ka mo. Pag-usapan natin yan, mupuha muna. Oh! Rason! Kumusta kapatid? Anong kailangan mo? Kailangan mo na. Kapatid, mupuha muna. Pag-usapan natin yan. Mamad ka na. Sesya na. Nabahala ko rito. Alam kong matagal nyo na akong di nakikita. Rasul! Lalaki ka na. Parang kaya na lang. Ito problema ako kanina. Malapit sa baluarte nyo. Bilib din ako sa'yo. Paano mo natuntuntun lugar namin? Kaya na sinabi ko nga sa inyo. Tayo mga undarigma. Hindi pa rin pwede magdayo. Mahamoy ko pa rin kayo. Anong kailangan mo, kapatid? Kailangan ko tulong nyo. Alam kong labag kaya na yun. At alam kong labag sa pagiging Muslim natin. Pero itong kailangan. Masyado nang malala ang sitwasyon ng gobyerno natin yan. Masyado natin hinabi. O sige. Hindi na natin dapat kailangan pag-usapan ng gobyerno. Para sa sarili natin pangailangan. Para sa sarili natin. Dapat natin gawin. Tama ka, ginagawa mo. Nagpapakabuti ka. Gusto mo maging malaya. Gusto mo maging timing. Pero hindi sapat yun. Nanahimik na tayo sa rebellion. Nagkasala ako. Alam ko na labag sa loob nyo kung ano narinig nyo ng pagkatao ko. Pinatay naman ako eh. Kailangan ko eh. Guto ng pamilya ko. Walang panggatas yung manay ko. May sakit mga asawa ko. Ahalin ko yung prinsipyo natin ng araw. Kaya nga ako kumalas sa rebellion. Gaya na sinabi kasi nung araw. Sila lang ang nakikinabang. Kirit ako sa gobyerno. Galit din ako sa maraming pagrebelde. Katulad nyo, di ba? Nanahimik na rin kayo. Pero hindi pa rin pwede makasiguro. Dahil alam ko, isang araw, bukas makalawa, o sunod na taon, pwede pa rin tayong paginitan nila. Mahamad ka na. Gimising ka. Kung magkakaisa tayo lahat,
kung ano meron ako ngayon. Makikinabang tayo. Lalo ka na, Rasul. Hinubog ka, hinasa. Isa ka mujahidin brothers din. Sana isa puso mo, isip mo kung ano meron tayong handog at binigay na kaalaman. Patawarin niyo ako. Pasamantala muna ako rito bago dumirit ang araw. Natakas din ako. Ngayon, kung gusto niyo ang alo ko, iwanan ko numero ko. Ang numero kong yan, hanggang 24 oras lang yan. Katulad natin, hindi tayo tumatagal. Ang SIM card, matapos gamitin, palit naman. Pwede bang makainom? Sa totoo lang, nakainom na rin ako eh. Bago kayo inalam. Pasensya na kayo. Nakainom na talaga ako eh. Kaya sana yung inahalo ko sa inyo, kung maintindihan niyo ako. Pagkasya tayo. Pwede. Pagi na sige rin mo. Alam mo kapatid, maganda yung inahalok mo yan. Pero matagal na kaming sumapi sa gobyerno. Ano yung ibig sabihin mo? Kilala kita. Buong pagkatao mo. Ganun lang. Pagkatao ko. Basta di mo alam kung ano simulahin natin. Hindi ko kinakalimutan yan. Lahat ang pinagsamahan natin, nakatatak sa puso at isipan ko yan. Binampal eh. Eh bakit parang naninibago na ako sa'yo? Eh di ka ganun, nung araw umamod ka na. Alam mo kapatid, nagbago ako. Pinili ko yung daang matuwid. Pero sa pagkakataong to, siguro eh, napapanahon na rin para bumalik sa dati kong kinagisnan. Yung inihiling mo ngayon, pwede kita pagbigyan. Nagugulan ako sa'yo. Ang inihiling ko ay pwede mong pagbigyan. Pero salungat ka! Doon sa gusto kong mangyari. Hindi ako sumasalungat. May mga bagay-bagay tayo na hindi pinagkakasundan. Pero sa problema mong hinihingi mo ng tulong sa akin, tandaan mo, isang salita lang masasabi ko sa'yo. Kasama mo ko, nasa likod mo ko. Sana na nga. May mga namutawi sa bibig mo na pwede akong hindi magtiwala sa'yo. Rasul, alam ko rin karakas mo. Sana hindi nga kayo nagbago. Kung anong simulain, kung anong doktrina, kung anong sino tayo, dapat nasa puso niyo yan. Maaaring nagbago ko, pero hindi na katulad nung araw. Nagbago lang ako ng linya. Alam mo yan? Alam ko yan. Lahat na pinagdadaanan mo, dumarating sa akin lahat ng balita. Lahat ng ginagawa mo, alam ko yan. Kasi nasabi ko sa iyo kapatid, kung kailangan mo ng tulong ko, makakaasa ka. Bibigyan kita ng tulong, nasa likod mo ako. Sana nga.
Minsan, hindi lang titiwala rin ako. Wala na akong tiwala sa mga kapatid ko. Mapalampalataya at kasama natin. Pero sinisiguro ko, galang niya palang amoy ko yan. Pero sinisiguro ko rin, isang kaluskos lang hindi maganda. Wala akong tiwala sa inyo. Wala dapat tayong pagtarunan. Hindi natin kailangan mag-away-away. Ang tulong na hinihingi mo, ibigay ko sa'yo. Nang bumbo. Siguro din ako pwede magdagal. Tawaran niyo ako. May mga namatawi sa bibig niyo. Nagalilangan ako. Sabagay. Pari na niguro lang kayo. Pasensya na kayo. Kung ano yung nakita nyo, hindi maganda para sa akin. Sa totoo lang, nahihirapan din ako. Labag sa loob ko ang mga ginagawa ko ngayon. Hindi katulad nung araw, namamagit lang natin ang haluakbar ay sapat na, na ikakaitungo sa paraiso ni Allah ang pagpatay. No, sa panahon na dahil ay nasa rebellion ng Musa na indoktrina naman sa atin kung ako'y nagkakamali. Ay sapat na sabihin mga bagay eh. Pero sa mga sandaling ito, nahihirapan din ako. Hindi ko umisahan. Umiiyak. Naman ang umila ng bata. Sa kanilang ama. O kung sino man manapatay ko. Labagsak ko to sa hanik ko to sa ni Allah. Bumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Bumatay ng kapwa natin, Kristiyano man o ano man ang sekta, reliyon, Musliman, na hindi nahayon sa tama. Kumisan, gusto ko lagi maglasing para nihibsan ang samahan ng loob ko na hindi ko kaya sigurahin yung dahil sa pera. Kaya naiintindihan ko kayo. Ayaw niyo umanib sa akin at alam ko malaman, alam kong mali. Pero sige, ganun pa man, hindi na ako magtatagal. Padilat ng araw. Nandiyan ang numero ko. Kung gusto nyo umanib sa samahan ko sa tinatagong grupo, welcome kayo. Kung hindi naman kayo sangayon, okay lang. Malaking bagay na. Ako ay pansamantalang nakukup nyo rito. Ito lang ang pwedeng magpatahan sa akin. Ang alak na kung saan ay isang haram katulad sa ginagawa natin. Nabagsak ko to sana ang ating ala at pagiging Muslim. Hindi na tayo pwede maituloy na Muslim dahil lahat ng ginagawa natin ay tinatawag na pagtataksil sa Ama na tagapaglikha na si Allah at pananampalataya at pagiging tunay na ganap na Muslim. Muhammad ka na. Ayaw na ako. Alis na ako. Pinabag-abag ako ng konsensya ko. Narinig ko na naman sila. Nung iyak sa pagtulog ko, tinatabihin ako nila minsan. Kaya siya sinasakal.
at sinisigaw nila. Bakit niyo ako pinatay? Ginawa mo sa asawa ko, hayop ka! Mga kapitbahay, tulong! Tulong, mga kapitbahay! Ayoko maging emosyon. Tayo mga Muslim na pumatari. Tama man o mali, bawal sa atin ang pumatakal luha kahit pinakamahalagang bagay na sa buhay mo pumatay. Natili pa rin sa atin ang doktrina. Sana, naigid din niya ako. Salamat sa tagay. Isa muli. Alam. Fatawarin.